ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike and Mike. Super Radio! Easy! Dopamine! Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike and Vico. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos 20 dekada natin nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 20 taong din siyang naging host ng public affairs program na investigator. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging senior vice president and consultant for radio operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa Umaga at saksi sa Double D sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpana. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tapa at kontribusyon ni Mike and Vico sa trabaho kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasama-sama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysay. Ang aming kaibigan, ang puso at minahal at itapag din ng Mindundundundi ng Pilipinas. Super Radio! Easy! Dopamine! Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 minuto makalipas ang 7 ng umaga na matataan ang namumusala ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas hanggang sa pagkagat ng dilim? Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig, pasabi nga ng ilan eh, same-same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enrique sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya ay 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigan nagtatrabaho sa radio. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, oh, why would you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimula niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Ang kanyang TV career naman
hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nagmakailangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage bagay na labis daw niya ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi ang pili ko eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwala sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang saksi. Nahawag nila ako para meeting. Sabi kanila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila, mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervous na nervous ako. Pero nangingin ako sa tapos sa lamig pa ng aircon. Sabi kayo, bata ang naapekto ng lamig. Mula dito, gabi-gabi na siyang naging tagapag-aapit ng Manila. Napumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalig. Taong 2000 nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike. Noumaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinaka-respetado, pinaka-pinagkatatiwalaan nang maging isang sa mga anchor ng 24 oras. 24 oras! Dahil pinatutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, buli na nang walang inaatrasan. Nang eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Manoy. Gera sa Iraq. Kahit sa anong tapo ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanan na nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan o. Ngayon, ito na. Sa lupa. Matitik. Tingnan ang malalakas na bagyo. Mahigit. Kung minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng tinahanan namin, lahat ng bahay, sira. Ganun yung mga tao, kanyang-kanyang hapot na nung mga karga ng barko. Na mga sabon puti. Ni isang bubong men, ni isang bahay, ni isang struktura o kusakali, wala kang makikita na walang pinsala. Baka nakapanuno, kung trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan at dating sentro ng komersyo dito po sa Marami. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Marami? Bakit niyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, well, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandali ito, meron daw nagaganap. Sa taon ng translasyon, nag-itin na Nazareno. Patente ng patente at nagdami ng mga deboto! Isa lang ang sigaw nila! Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamainit at pinakabagong una. Naramdaman ko po kanina ang sinhin ng pananampalataya ng mga deboto. Our next himself, I thought, is the legendary main man of the news group. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Michael Riquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikiling ang buwan at pinuprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kaya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung tagong strain of puri. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Ang coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O, gimmick? Hindi po.
kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag lumubuha o pag binahin ka, dapat mag-i-excuse mo po. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Itong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Ano masahan namin sa inyo ngayon? Ka na? Yes! Yes! Oo, para magkaalam. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang tempo, nag-check natin yung ginagawa nila versus yung pinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike. Hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi lang, hindi kayo tatanda na. Ako po ang inyong kapuso ang marketing. Gamay namin sa paghati ng servisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam na hanggang sa ating muling pagkikita. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.